What's up, guys? Today, I have to show you the one that I paint, my slabs, my oil pan, mga isda. So guys, yung aking ginawa, ayan, may mga isda na, oh. Ayan, guys. Ayan. Ayan, oh. Linaw, oh. Yung guys, yung dilaw na yun, may tumutulo na yan, filter na yan. Ayan, nilagyan ko ng mga halaman. So, nagtanim-tanim ako ng mga halaman dito. Ayan guys, yung aming front yard. Yung aking front yard. Ayan, yung mga damo, ayan. Dahan-dahan lang tumutubo kasi bago yan. So, naglagay ako dito ng upuan. Yan, dati naming upuan yan sa gilid. Meron kaming pahingaan ng konti. Maliit na pahingaan. So, nilagay ko dito sa harap. Magandang magtambay-tambay dito sa hapon, guys. Ayan, guys, yung aking kwan. Obra maestra. Ayan, guys, yung... Ayan, pakita ko sa inyo. Share ko sa inyo yung aking ginawa. Ayan. So, nagtanim-tanim din ako dito ng halaman. Ayan, kasi umuulan-ulan ngayon. Ayan, dapat itong panahon nito na pagtatanim. Yung bulaklak na yan, mahina siya sa init. Ayan, nagtanim ako nito. Ayan, parang palm tree. Ayan, mayroon akong mga tinanim din dito. Kasi ngayon, tag-ulan dito. So, this is the time that we're going to plant new plants, flower plants, etc. Guys, yung tamang-tama itong palm tree na nandito sa harap namin dahil may lilim yung mga isda. Yan, nagkaroon ng buhay yung aming harapan ng bahay. Ayan guys, ang aming yard. So yung grass, dahan-dahan na siyang tumutubo kasi nag-gain na kasi nag-uulan-ulan na. So yung anak ko ito, kagagraduate lang niya ito. Graduation niya nung May. Kaso nga lang, dahil may social distancing, so wala silang ceremony. So yan, lahat ng mga may anak na nag-graduate ng high school or elementary, kakabitan ng ganyan sa harap ng bahay. So yan ang mailbox namin, itong harap ng bahay namin. Yan, ito yung sasakyan namin, yung sasakyan ng anak ko dahil nagtatrabaho. So wala pa siya dito hanggang alas 8 siya eh. So ito guys, yung aming front yard. So I'm still doing something para ma-improve itong aming yard, front yard. Ito tataniman ko dito ng mga bulaklak. Ito medyo mahina yung nilipat ko yung iba kasing bulaklak. So yan ang namin front yard. Ito yung kapipintura ko nung isang araw. Kung nasusubaybayan niyo yung aking mga vlog, ito yung siniminto ko, tapos pininturahan ko. Tapos ito yung hinukay ko na gumawa ako ng koi pan. So guys, dapat masubaybayan nyo lahat yung mga vlog ko. Andun sunod-sunod, may part 1, part 2, part 3. Kaya kung meron kayong idea, kung may gusto nyo ring gumawa, madali lang. At yung kwan, hindi naman masyadong mahal. Yung iba pinulot-pulot ko na. Yung mga bato-bato dyan, pinulot-pulot ko na lang dyan. Saka yung ibang bricks dyan, galing yan sa yard namin. So ang nagastos ko lang dito, wala pang $300.
Kasi yung ibang mga halaman dyan, yan hiningi-hingi ko lang sa mga kapitbahay. Ito ang aming, ito lang, dito lang ako nahirapan, yung pagsiminto saka yung pagpintura. Dito sandali lang, nagtik lang ako dito mga 3 hours. Kasi hindi lang, hindi naman malalim. So mas ano lang, maik, ano lang, mababaw lang. So yan, oh, paninaw na kasi yung filter niya. Yung filter. Yan ang filter. Ayan. So dito sa gilid, naglagay ako ng mga bato-bato. Hindi ako naglalagay ng bato dyan sa gitna kasi yung liner na yan, rubber kasi yan, yung pag naglagay ka ng bato at medyo matalas yung bato baka mabutas o maglilik sa baba. So ayan guys yung mga isda ko dito. Ayan o. So may goldfish, may koi. So halo yan. May dalawang koi dyan. Yun yung napapansin nyo, yung puti saka gold. Yan ang koi. So yan yung mga goldfish. So, magkakamag-anak naman yun, so hindi sila mag-away-away. Yan, meron akong ano doon, maliit na pools. Pero parang pools na rin ito. So tumutuloy yung kuwan. Ayan, may mga halaman ako doon, hindi pa masyadong, pang kasi kalilipat ko lang yan, kaya hindi pa masyadong healthy. Hindi pa sila masyadong, okay guys, ito yung pan namin. Ayan. Sarap na magtambay dito sa hapon. Gaya nito, hapon na. Ayan guys. Ayan guys. Oh. Dito ako ngayon sa harap ng bahay. So, ayan. Hapon ngayon, mga ang oras ngayon dito mag-aalas 7 na ng gabi pero maamay, may araw pa rin. So yung araw dito hanggang alas 9 ng gabi, alas 9 ng gabi may araw, may ano pa, maliwanag pa dito. So ngayon ito nag, kasi diyo pa ko bukas saka itong weekend diyo pa ko, so wala akong magawa ngayong mag-gardening na naman ako dito kung anong dapat gawin para gumanda yung aking yard. Ayan guys, pwedeng mag-tiktok dito ngayon. Mag-tiktok ako mamaya dito. Ayan guys. Yan, tuwang-tuwa ako dito sa ginawa ko dahil ang daming mga kapitbahay namin, kaya my neighborhood, they want me also to make pan on their front yard, but I charge them $1,000 including everything. Dito siguro mga magastos kung halimbawa may magpapagawa sa akin ng koi pan na ganito rin kalaki at ganito rin kung gusto niya, ganito kung gusto niya lang round. Ito ginawa ko lang ano eh, square kasi yung pag round kasi marami akong masasagasahan na yung ugat nung palm tree na yan, dyan ako nahirapan eh. So pag yung round bilog, ano, marami akong masasagasahan ng mga, kasi may mga pipe dyan sa ilalim eh. So hindi ko na masyadong nilaliman. So ano lang yan, 3 feet. Yan lang naman ang ano, required sa koi pan. Huwag, hindi masyadong malalim. Hindi mo na sila makikita yung mga isla na naglalangoy-langoy din. O so guys, ganito lang ano, sinyer ko lang itong mga nagawa ko dahil siyempre
natutuwa ako pag nakikita ko pagdating ko sa trabaho at hindi muna ako papasok sa bahay kaagad. Itong pintuan namin, hindi muna ako pumapasok kaagad sa bahay. So dumadaan muna ako dito sa aking ginawa. So sabi ko, ito na yung aking pinagpaguran, pinaghirapan. So ang next na gagawin ko, ito yung damo dyan pala, palalaguin ko. Gusto ko yung green, may ganyan, no, green. Yung parang ganun sa kanila, oh. Ikita mo yung, kita mo yung mga kapitbahay namin dyan. Yung kuwan kasi, yung damo nila talagang alaga yan. May fertilizer. So, okay guys, thank you very much for watching my YouTube channel. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe, kung mapanood nyo ito, yung hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo para yung mga ibang video ko masubaybayan nyo. So don't forget to subscribe and hit the bottom notification button bell. Okay guys, bye bye.